Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga copyright claims. Guys, ito ang lagi natin tatandaan ha. Always use free copyright music. Okay? Kung gusto mong hindi ka ma-copyright, punta ka sa library ni YT. Pa, doon lahat ng mga music doon ay libre na talagang binibigay yun ni YT para sa mga vlogger talaga. Pero guys, alam nyo ba na may nagki-claim kahit hindi sa kanila yung mga music? Alam nyo ba guys na may mga taong nagki-claim kahit hindi sa kanila ang video or music? Ito ay tinatawag na false claim or mas kilala sa tawag na fake claims. Paano nila ito ginagawa? Simple lang guys. Paano ba nila nagagawang i-claim ang isang music kahit hindi naman sa kanila? Simple lang guys. Kalat na kalat sa isang website ang bintahan ng mga no copyright music. Paano nila nagagawang i-claim ang isang video or music na hindi naman sa kanila? Ang ginagawa nila guys ay nilalapatan nila ng sarili nilang boses ang mga no copyright music para maging pag-aari nila. At pag nalapatan na nila ng boses ang mga music o ang mga video na gusto nilang i-claim, ay maaari na nila itong ibenta. Itong set na to ay bumibili ng mga no copyright music. At pag nabenta nila ito, ano sa tingin mo ang mangyayari? Siyempre, pwede na nila i-claim ang music na ninakaw nila. Tapos, nilalapatan nila yung boses. Kaya wag na kayong magtaka na minsan may mga nagki-claim ng mga free music na kahit na 6 na buwanan yung ginagamit or 1 taon na, pero biglang may mag-claim. I-check niyo yung may tunay na may-ari ng music. Mayroong paraan para ma-report yan. Mayroong 2 paraan para ma-report yan para maiwasan natin ang mga false claim. Una, pag gumamit ka ng isang free copyright music, kailangan alam mo rin kung sino ang tunay na may-ari nito. Guys, yung mga binibigay ni YT sa kanyang YouTube library ay meron niyang tunay na may-ari. Kung pupunta ka sa kanyang library, sa YouTube library, sa mismong channel mo, ay makikita mo doon ang hilira ng mga kanta na pwede mo gamitin. Pag i-click mo yung title na yan, yung hindi yung download ha, yung title lang ang i-click mo, mapupunta ka sa tunay na may-ari. Kung sakaling dumating yung panahon na parati mo yung ginagamit kasi no copyright nga eh, di ba? Pero tapos biglang may mag-claim, ay hanapin mo ang Facebook, Twitter, or Instagram ng may-ari at i-screenshot mo yung copyright claim na nangyari sa iyo. Tapos isend mo siya sa tunay na mang-ari at i-message mo bakit ka na copyright, free music naman to. Pag nakita yun ng may-ari na may nag-claim sa kanyang sariling music, ay yung may-ari na rin ng yung may-ari ng music ay gagawa ng paraan para ma-report ang fake claimant na nagki-claim ng sarili niyang music. Pangalawa, dispute. Guys, wala akong may pakita kung paano i-dispute ha, kasi wala naman akong copyright claim, no? Pero, maglalagay ako ng link sa ibaba para mapunod nyo kung paano nyo i-dispute ang mga music na katingin nyo ay false claim or fake claim na talagang hindi dapat kini-claim kasi hindi naman sila ang may-ari.
maglalagay ako ng link dito sa ibaba. Panoorin niyo sa mga bago ha, yung mga bago diyan. Panoorin niyo kung paano mag-dispute. Napakadali lang mag-dispute, guys. Sundin niyo lang yung instruction at maaari na ninyong ma-dispute ang mga copyright claim na nare-receive niyo, kung talagang fake claim talaga yan. Pag napatunayan sa dispute na talagang hindi talaga karapat-dapat yung mga nag-claim ng inyong music or video or talagang fake claimant lang talaga, may good news dyan, guys. May good news. Bakit? Kapag napatunayan na fake claimant ang nag-message sa inyo na sa kanila yung music or video, ay yung revenue ng time na yun na ninakaw sa inyo ay maaari yung ibalik ni Whitey. Kasi nga, ano yan eh, parang panluloko din yan. Kaya maaari yung ibalik kapag nakakuha sila ng pera doon sa video ninyo na hindi naman talaga sa kanila. Kaya tandaan, guys, always use free music sa YouTube library ni LYT. At kung sakaling katulad yan, maka-encounter kayo ng mga false claimant, ay maaari nyo yung i-report ang mga nagki-claim ng mga ganyan, kasi panluloko talaga yan, ha? Panluloko. Talagang gusto talaga nila ng easy money at talagang hindi sila mahirapan, ha? Talagang kailangan din natin ingatan natin yung ating mga videos. Kung sakali talagang free music talaga yung ginamit mo, ay mayroong kang karapatan na i-dispute or i-message yung may-ari, yung tunay na may-ari ng music, at pwede mong ireklamo na kung bakit ka naka-copyright a free music. So yun lang, guys. Thank you so much sa mga nanood. Sana may natutunan kayo. At kung ikaw ay bago ka pa lang sa channel ko, guys, sabi ko nga kanina, huwag niyong kalimutang i-like, comment, and subscribe para updated ka sa aking mga latest video.